Marahil alam nyo na o napanood nyo na ang movie na Jeepers Creepers. Pero alam nyo ba na marami ang nagsasabi na ang Jeepers Creepers ay hango sa totoong buhay? Wala mang konkretong ebidensya na hinango ito doon, marami pa rin ang naniniwala na ito ay hindi nagkataon lamang. Tara alamin natin ang misteryong kaso ng real-life Jeepers Creepers. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang 46 years old na si Dennis DePue ay 18 years nang kasal sa kanyang asawa na si Marilyn DePue. Literal na mag-asawa na masaya noong nagsisimula pa lamang ang buhay mag-asawa ng dalawa. Nagkaroon ng tatlong anak bago unting-unting lumabas ang tunay na kulay ni Dennis DePue. Violenting asawa si Dennis, bagay na tuluyang sumira sa relasyon nilang mag-asawa. Madalas saktan ni Dennis si Marilyn, bagay kung bakit gustong kumalas nito bilang asawa ni Dennis. Pero tulad ng ibang ina, iniisip muna ang kapakanan ng masisirang pamilya kapag nakipaghiwalay siya. Hanggang masagad ang pasensya ni Marilyn at tuluyan na itong nakipag-divorce noong 1989. Naiwan ang custody ng tatlong anak nito kay Marilyn. Pero binigyan naman si Dennis ng karapatan para dalawin ang mga anak nito 2 beses sa isang linggo. Ngunit salungat ito sa kagustuhan ni Marilyn at mga anak nito. Noong April 15, 1990, si Dennis ay nagpunta sa bahay ni Marilyn para sunduin ang 2 sa mga anak nito upang ipasyal. Ngunit tumanggi ang mga bata bagay na ikinagalit ni Dennis DePue. Sinubukang kausapin ni Marilyn ang galit na si Dennis. Ngunit sinagawan siya nito at hinablot sabay itinulak o hinuhulog sa hagdan. Agad itong binaba ni Dennis at patuloy itong pinagbuhatan ng kamay. Habang sumisigaw ang mga anak nila, naitigil na ang ginagawa nito. Noong mapansin ni Dennis na walang malay si Marilyn, ay doon lamang siya tumigil. Binuwat ni Dennis si Marilyn at sinabi ni Dennis sa mga anak nito na dadalhin niya sa hospital si Marilyn, bagay na hindi nangyari. Tumakbo naman ang pinakamatanda sa mga anak nito sa kalapit na kapitbahay upang magpatulong na tumawag sa mga pulis. Noong malaman ng mga anak nito at mga pulis na walang Dennis at Marilyn na nagtungo sa hospital, ay nagkaroon ng malawakang paghahanap sa 2. Habang ang mag-asawang Ray at Marie Thornton ay binabagtas ang Snowferry Road malapit sa Coldwater, ay mayroong isang van na mabilis na nag-overtake sa sasakyan ng mag-asawang Marie at Ray Thornton. Pero hindi nila ito binigyang pansin. Ilang minuto ang nakalipas nang mapadaan sila sa isang abandoned school. Napansin ni Marie Thornton ang isang van at ang driver nito ay may dalang animoy bagay na balot ng tela na may dugo. Nagbigay ito ng kakaibang hinala at takot sa mag-asawang Thornton. Mga ilang minuto ng pagmamaneho, napansin nila ang van na nasa likuran ng kanilang sasakyan. Lumiko sa isang daan ng mag-asawang Thornton at nagmaneobra noong mapansin nila na huminto ang van sa isang tabi. Dito pa simple nilang dinaanan. At dito nakita nila ang driver ng van na nagpapalit ng license plate at sa likurang loob ng sasakyan ay nakita nila ang mga nagkalat na dugo. Napagdesisyonan ng mag-asawang Thornton na bumalik sa abandoned school. Dito ay nakita nila ang dugoang tela at dali-dali silang tumawag sa pulis. Noong dumating ang mga pulis na pag-alaman nila, ang van na tinutukoy ng mag-asawang Thornton ay pag-aari ni Dennis DePue at ang dugo na galing sa tela ay napag-alamang galing kay Marilyn. Tinaglaon na discover ang katawan ni Marilyn na may tama ng bala sa likod ng ulo nito. Makalipas ang ilang araw, ay nagpadala ng sulat sa mga kaibigan at kamag-anak si Dennis DePue upang bigyang katwiran ang ginawa nito sa kanyang dating asawa. Umabot ng 17 letters na may postmark sa Virginia, Iowa at Oklahoma. Ang kasong ito ay naipalabas sa telebisyon noong March 20, 1991. Si Dennis DePue ay nagpalit ng pangalan bilang Hank Quinn at naging kasintahan nito si Mary. Nang makauwi ito sa bahay na tinutuluyan nito, sinabi ni Dennis bilang Hank na may sakit ang kanyang ina at kailangan niyang puntahan. Nagimpake ito at nagbalot ng sandwich bilang baon.
Bago umalis, animoy ginugulo niya si Mary sa panonood ng TV kung saan naere ang tungkol sa kaso ni Dennis DeFeo. Noong makaalis si Hank, napag-alaman ni Mary na si Hank at Dennis ay iisa. Agad na ipinagbigay alam sa mga pulis ang mga nalaman niya at binigay ng kaibigan ni Mary yung plaka ng sasakyan ni Dennis. Dito nalaman nila kaya umalis si Dennis dahil sa pag-ere tungkol sa kaso niya na maaari siyang mahuli kung mananatili siya. Di naglaon ay nakita ng mga Louisiana State Troopers ang van ni Dennis. Dito ay pilit nilang pinahinto si Dennis ngunit nagpahabol ito. Umabot ang bulan ng 15 miles sa Mississippi at dalawang barikada ng mga pulis ang nasira dahil sa bulan. Binaril ang dalawang gulong sa likod ng van ni Dennis na dahilan ng paghinto nito. Matapos magpaputok ng tatlong beses ni Dennis sa mga pulis ay pinutukan nito ang sarili. Ang karanasan ni Mary at Ray Thornton ay sinabing hinango sa movie na Jeepers Creepers. Pero walang konkretong ebidensya kung hinango ito sa nasabing movie.